Magandang umaga! Pagkatapos nga naming umiklip, ay gumising na kami. Alas 12:30 na kaya, kailangan naming maghanda sa biyahe. Kinuha ko na nga ang aking gabi para pampagising dahil entertainer din ako at the same time, navigator. Ako kasi sa front seat. Napaka-exciting nga ng araw nito dahil ngayong spring break, ito ang pinakaantay ng mga estudyante at lalong-lalo na ng mga guro. Halos 6 din na oras ang aming biyahe papuntang Williams. Buti na lang nakapag-iglip kami ng saglit, lalong-lalo na ng mga drivers. Ang aking minamahal na driver. Laking pasasalamat ko nga kay Lord sa safe arrival namin hanggang mag-umaga. Kasama ko ang mga aking mga kaibigan na karamihan ay mga guro din. Una nga naming narating ang Canyon Coaster. Napakaaga nga namin ang aming pagdating kaya naman kami muna ay kumain ng agahan. Sobrang napakalamig ng lugar pero sinusulit dahil papalapit na rin ang tag-init. Dito kami sa Williams. Tapos kakain kami ng breakfast. First time nga naming sumakay dito sa Canyon Coaster. Parang nakakakaba din. 4 years ago na rin kasi nung last ride ko ng extreme roller coaster sa Hong Kong. Pero dito, may preno kang kinokontrol. Kaya nasa'yo din kung gusto mong mabilis o mabagal. Pagkatapos nga namin sumakay sa Canyon Coaster, ay sinunod naman namin ang winter snow tubing. Open ito araw-araw from 10 a.m. to 4 p.m. May bayad dito pero syempre sulit pa rin dahil sa mga magagandang memories na dala nito. Napakasulit din ang araw nito, kaya umuwi na kami para makapag-check-in at makapagpahinga na ang lahat. Pagdating nga namin sa bahay, sobrang nagandahan talaga kami. Ang paligid, ang ganda ng tanawin. Ang galing talaga ng great creations ni Lord. Makikita mo sa labas, napakaluwang at napakalinis. Napaka-presko pa ng hangin. Maraming mga puno. At parang nasa probinsya ka lang talaga at makikita mo ang mga bundok at napakalinis kapaligiran. Makikita rin dito ang kabundukan na may mga yelo pa. Napakasarap talagang magkape dito ng umaga at hapon. At langhapin ang masarap na simoy ng hangin at ganda ng tanawin. Pagpasok mo nga sa loob ng bahay ay sobrang ma-appreciate mo talaga. 4 rooms and 2 bathrooms with jacuzzi pa. Nakaka-relax at sobrang homey talaga ang pakiramdam. Mas pinili nga namin ang bahay kaysa mag-hotel. Bukod sa makakaluto ka, mas makakatipid ka pa. Kung makikita mo nga ang designs, parang similar lang siya sa mga transients at hotels ng lungsod ng Baguio. Lalong-lalo na sa Camp Tianhe, ni pinaliligiran din ng mga puno. Mostly din kasi na nag-impluensya ng house designs, maging ang lungsod ng Baguio ay mga Amerikano. Walang space na hindi nagamit, lahat talaga ng corners ay usable. Kumain na nga kami para sa aming early dinner. Salamat sa magaling naming mga cook.
ko lang talaga ang hindi marunong magluto. Ito lang muna sa ngayon. See you sa part 2 ng aming Spring Break Adventures. Salamat sa panonood. Paalam!